Okay, magandang araw po sa inyo, mga kababansa. So, papaliwanag po lang natin kung bakit illegal at wala sa kasaysayan na tawaging bayan ang lupang hinirang. Hindi po dapat tawagin ng mga Pilipino na ang Pilipinas ay bayang mag-iliw na lupang hinirang. Ano po? Kasi hindi pwedeng hirangin ang ating bansa ng mga dayuhan, ano, bilang sinasabi nating state, ano, kasi iba po ang pananaw, ano, ng dayuhang si Xi Jinping sa ating bansa, no? Ang sinasabi po ng bayan na political dynasty dito sa Pilipinas o yung sinasabi natin makabayan block, no? Isa po silang organisadong kriminal, ano? Na mga tuta ni Emilio Aguinaldo at tuta ng China, no? Wala po si Dr. Si Rizal nakita na ancestors sa China na sinabi at tinawag ang Pilipinas bilang kanyang bayan. Kasi po iba ang pananaw ni Xi Jinping sa Pilipinas, ano? Sila raw po yung founding father. Ito po, founding father ng New China, no? So, dito po sa ating kasaysayan, totoong kasaysayan, hindi po pinakikita ni Dr. Si Rizal na ang ating bansang Pilipinas ay nakalagay sa loob ng isang kalupaan. Ano po? Pinapaliwanag po ni Dr. Si Rizal na ang bansang Pilipinas ay hindi pinaghaharian ng tao or sinasabi nating Fujian Dynasty, ano? So wala ka pong mababasa na si Dr. Si Rizal ay ipinanganak o nagkaroon ng dugo galing dyan sa China na tinawag niyang founding father ng Sea of the Orient. Ano po? Kasi iba po ang salitang bayan kahit ulit-ulitin nyo, no? Kaysa sa sarili nating bansa. Kasi hindi pwedeng yung mga dayuhan galing sa China ay maging kababayan ng mga Pilipino. Kasi iba po ang kababayan kaysa kabansa. Kaya po isang kriminal ang taong tumawag na ang Pilipinas ay bayan. Dahil ang pinapatay niya dyan, unang-una, ay yung mga taong nakatira sa bansa. Ang pinapatay po dyan yung kasaysayan ng Pilipinas. Ano po? So, ibang nakikita ni Dr. Si Rizal, ang kanyang bansa ay hindi nakalagay sa loob ng lahi ng isang dynasty. Ang kanyang bansa ay hindi nakalagay sa isang probinsya ng China, no? Pag sinabing bansa po, yan po ay mga tao, ano, na pwedeng pumunta sa Pilipinas bilang hindi kababayan.
at hindi siya kababansa. Kaya po, nung pumunta rito sa Pilipinas, yung isang banyaga, tinawag ito ni Dr. Rizal na foreigner. At hindi basta foreigner. Naging kaibigan niya yung foreigner at naging kagalakan niya. Bakit niya po naging kagalakan? Kasi hindi po siya mamamatay tao. Kaya po itong si Emilio Aguinaldo at yung lahat ng umahawak ng bandera ni Emilio Aguinaldo ay mga kriminal. At yung patayan na kanilang pinaiiral ay panahon pa ng Kastila. Almost 425 years na mula nung itatagya ang Chinatown noong 1594. At inilibing nila si Dr. Jose Rizal na parang aso diyan sa Paco Park. Ilang milya lang ang layo niyan diyan sa Chung Hok Tong Temple na mas matanda pa ang edad kay Dr. Jose Rizal. At yung mga paring Kastila at Gobernador Silio, ilang milya lang ang layo diyan sa Paco Park. Ang gumawa ng Paco Park ay mga INTSEK. Nagkaroon sila diyan ng bidding. Ano? At nanalo ang mga INTSEK na gumawa ng Paco Park. Kaya hindi pwedeng maging INTSEK si Dr. Jose Rizal dahil hindi siya tatagal na nakabaon na parang aso diyan sa Paco Park. At hindi siya pwedeng maging Katolikong INTSEK. Dahil ang pumatay sa kanya at sa kanya mga kaibigan, kababata at mga magulang, at ang pumatay sa kanyang mga katipunero ay isang INTSEK. Kaya malinaw na ang hangarin ni Emilio Aguinaldo ay gawing probinsya ng China ang Pilipinas dahil isa siyang general na INTSEK. General po yan. So, kailan sinabi ng pambansang bayani na dapat maghari ay si Emilio Aguinaldo? Kailan sinabi na dapat maghari ay ang mga tagapagmana ng bandera ni Emilio Aguinaldo? Kailan sinabi na dapat maghari ang isang People's Liberation Army dito sa Region of the Sun? Na ang People's Liberation Army na ito ay matalik na kaibigan ni Corazon Aquino, na kaibigan din ni Cardinal Sin. Diyos ba si Cardinal Sin? Isa po yung INTSEK na nagpalaya sa isang mamamatay tao na Fujian Chinese din na kababayan ni Emilio Aguinaldo sa Fujian China dan sa Aamoy. At ang pangalan po niyan ay si Jose Maria Sison. Isang Katoliko rin po na pumapatay ng kapwa niya Katoliko. Saan ka nakakita ng simbahan na babautismahan mo ang mga People's Liberation Army dito sa bansang Pilipinas para mag-celebrate ang simbahan ng 50th anniversary sa pinakawalan nilang si Jose Maria Sison, na isa ding taga Xiamen, na kung saan yung Xiamen ay siyang pinagmulan ng bilyong-bilyong shabo, tuni-tuniladang shabo, at pinagmulan din ni Duterte, nakababata, childhood friend ni Xi Jinping. Ang nakakita na dapat maghari ang Fujian Dynasty sa bansang Pilipinas para sabihin nila na ang Pilipinas ay bayan or state of the nation of New China. Ito po ang pinapaliwanag ng literatura ng China. Ang Pilipinas ay nasa loob ng China. Ang Pilipinas ay nasa loob ng lahi.
Tandaan po natin na ang pambansang bayani hindi sumuko sa lahi. Sumuko siya, hindi niya ibinigay yung buhay niya. Ibinigay lamang niya ang buhay niya. I give it to you. I surrender this life. I give it to you sa bansa natin. For you sa bansa natin. For you alone sa bansa lamang natin. Ibinigay ni Dr. Si Rizal at isinuko ang buhay niya. Hindi siya nagsuko ng kanyang dugo sa mga dayuhan. Kung isusuko ni Dr. Sirsal ang kanyang bansa, paano niya isusuko ang kanyang kaibigan ay nandito rin yan sa bansang Pilipinas? Hindi po dugo ng INTSEK ang pinag-uusapan sa rehiyon ng araw. Wala pong dugo ng INTSEK na pwedeng manahan sa rehiyon ng araw. Wala pong INTSEK na siya ang gumawa ng region of the sun na kung saan dito umiikot ang bansang Pilipinas. Hindi po pwede na tawaging bayan ang Pilipinas na pag umikot ang bayang Pilipinas dito sa region of the sun ay maiiwan yung probinsya. Yung maraming probinsya ng Pilipinas, maiiwan at bayan lamang ang tatakbo sa region of the sun. At bayan lamang at mga barangay ang magkakaroon ng umaga at gabi. Kaya po isang, kahit sabihin natin, INTSEK ka man, Pilipino ka man, Amerikano ka man, dayuhan ka man, na sinasabi ni Dr. Si Rizal dito, kahit sino pa tayo, hindi pwedeng maghari sa region of the sun. Ang sinasabi ni Dr. Si Rizal o ang sinasabi ni Xi Jinping na piking Dr. Si Rizal diyan sa Fujian, natatawagin nilang sila ang may gawa ng langit at ng lupa. Ang sinasabi ni Dr. Si Rizal, ang bansa niya ay tinulad niya sa isang Eden. Eden na kung saan hindi maraming tao ang naghahari. Iisa lang ang naghahari. Iisa lang ang may lalang ng atmosphere. Iisa lang ang gumawa ng atmosphere at hindi katulong ang mga Fujian Dynasty na kamag-anak ni Cardinal Sin at ng mga People's Liberation Army diyan sa China. Yung gumawa ng space ng bansang Pilipinas at mga kabundukan at mga burol ng Pilipinas na tinawid ni Dr. Si Rizal ay isa lang po ang gumawa. At yan ang paulit-ulit na pananampalataya na pinahalagahan ng pambansang bayani. Hindi siya nagpahalaga kanino man. Hindi niya winalang halaga ang kanyang buhay. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang bansa sapagkat ang bansa na sinasabi niya ay Diyos ng dayuhan ang may-ari. Diyos ng mga foreigner ang may-ari ng langit at ng lupa. Diyos ng mga Pilipino ang may-ari ng karagatan. Diyos ng Pilipino at ng mga foreigner na kaibigan ni Dr. Si Rizal ang may-hari, ang may-ari at tanging magpapa liwanag lamang ng kalangitan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang sinasabi po ni Xi Jinping, lahat ng tao, maging foreigner man sa bansang Pilipinas,
Laging mga kamag-anak ni Dr. si Rizal, kapatid na babae, kapatid na lalaki, ay walang karapatan sa buhay nila. Sapagkat ang China ang hari na pwedeng kumuha ng buhay ng bawat Pilipino. Ang sinasabi ng mga INTSEK sa buong mundo, sila ang founding father ng Pilipinas na kung saan nandun din ang Diyos. At ang hininga ng Diyos ay pag-aari ng mga ancestors ng mga INTSEK. Saan kayo nakakita na ang langit at ang lupa ay pinanday ng mga apo ng China sa pamamagitan ng 22 generations ni Kayenan diyan sa palaisdaan ng Shang Gou Cun village? Ang sinasabi po ni Jose Rizal na Eden ay walang anghel na tinawag na People's Liberation Army na pumatay ng mga Pilipino, ng mga dayuhan at ng kaibigan ni Dr. Jose Rizal sa bansa ng Diyos. Napakatapos nilang kuhain ang buhay at ialay sa kanilang mga ancestors diyan sa Fujian, China, ay naging bayani ng Pilipinas at naging bayani ng Diyos. Kailan ipinagdiwang ng Diyos ng Kristyanismo at ng Muslim at ng mga Pilipino at ng mga foreigner? Kailan ninyo ipinagdiwang ang kamatayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng simbahang Katoliko sa loob ng 500 years? Na matapos ang gera ng Espanya at Amerika, napatapos ang gera ng World War I, natapos ang World War II, ay hindi ninyo nakikilala ang totoong Diyos ng kalangitan, ng karagatan. At mas pinahalagahan nyo ang mga komunista na pumatay ng mga bayani dito sa buong mundo. Maraming bayani ang ginawang santo, pero kayo rin ang pumatay. Maraming mabubuting tao sa buong mundo na kayo rin ang pumatay at sinasabi ninyong nagsasalita kayo ng mga salita ng Diyos. Ilang mga INTSEK na komunista na naging Katoliko ang pumatay ng mga Pilipino na kapwa ninyo Katoliko? Ilan? At pagkatapos ngayon, tahimik kayo, mga madre, mga pare, gaano kayo kaingay sa EDSA noong 1986? Daladala nyo ang santo, daladala nyo si Mother Mary, ang lahat ng pare, inipo nyo diyan sa EDSA. At lahat ng media ng Katoliko ay kanilang sinabi na tayo ay pinalaya ni Aquino. Na ito palang si Aquino ay isang secret agent ng Communist China na nagpapanggap na Katoliko upang nakawin ang kasaysayan ng bansang Pilipinas. Binigyan ng bansa ang Pilipinas noong July 4, 1946. Pero anong ginawa sa ating konstitusyon nitong mga Fujian Dynasty na Aquino family? Tinanggal niya
ang salitang bansa. Tinanggal ni Cardinal Sin ang salitang bansa. Sa preamble ng 1935 at 1973 Constitution, anong ibig sabihin ng pagtatanggal ng salitang bansa? Kailan hindi nagkaroon ng bansa si Dr. Si Rizal sa dagat ng malayong silangan? Kailan sinabi ni Jose Rizal na ang paraiso ng Diyos ay pinaghaharian ng mga mamamatay tao? Pinaghaharian ng mga bingi, pipi at mga bulag? Kung tatanggapin na buong Pilipinas na ang founding father ng bansang Pilipinas ay yung mga lulo ni Cardinal Sin, mga ancestors ng mga Aquino, ancestors ni Duterte, ancestors ng People's Liberation Army, ancestors ng CPP-NPA, ancestors ng Makabayan Black, ancestors ng Kabataang Makabayan, ancestors ng Chinatown, ancestors ng mga plunderer, ancestors ng mamamatay tao. Kailan sinabi ni Dr. Si Rizal na kanyang Diyos ang mga taong yon? Kailan sinabi ni Dr. Si Rizal na ang nagbigay ng buhay, ng hininga ng buhay na nasa kanyang kaluluwa na mula sa Diyos ay galing sa mga mamamatay tao? Na matapos kuhain ang buhay ng mga Pilipino magmula sa panahon ni Magellan hanggang sa panahon ngayon ay kumukuha kayo ng buhay ng mga Pilipino. Kailan sinabi ni Dr. Si Rizal na dapat manalangin ang Diyos ni Dr. Si Rizal sa kanyang ancestors doon sa Fujian, China? Kailan sinabi ni Dr. Si Rizal na mag-order ng 6.4 billion shabu at tuniladang droga galing sa Fujian, China at ibuhos sa mga Pilipino upang ito ang kainin ng kaluluwa ng lahat ng mga Pilipino? Kailan pinag-utos ni Dr. Si Rizal na pahirapan at gipitin at paiyakin ang mga magulang ng mga ama na inyong pinatay sa lupain ng bansa ng Diyos? Kailan na nalangin si Dr. Si Rizal na gawin ninyong ulila, gawin ninyong mga balo, mga walang magulang, walang mga ama at ina ang mga tao dito sa Pilipinas? Kailan sinabi ni Dr. Si Rizal na ibilanggo nyo ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kaibigan na mga banyaga? Kailan sinabi ni Dr. Si Rizal na igapo sila ng mga komunista at pahirapan sa loob ng 50 years? Kailan sinabi ni Dr. Si Rizal na ang final redemption niya ay kinakailangang wasakin ng mga mamamatay tao at yung dugo nila ang kanilang ibalot sa mga mamamatay tao at yun ang magsilbing liwanag ng kalangitan? Kailan sinabi ni Dr. Si Rizal na maging reflection ng bagong liwanag
bagong panganak na liwanag ng kalangitan, ang mga dugo ng komunista na pumatay sa mga Pilipino mula pa sa panahon ni Magellan hanggang sa panahon ngayon. Sa pagpapanggap na sila ay mga Kristiyano, hindi maitatago sa kadiliman ang inyong mga kasamaan sa pagdating ng bagong araw. Hindi kailanman ipinigamit ng pambansang bayani na gawing balabal ang kanyang dugo. Patuloy nito at ipahid sa balat ng mga dayuhan ng mga mamamatay tao. Upang sa ilalim ng kalangitan ng bansang Pilipinas sa dagat ng malayong silangan ay lunurin niyo sa dugo ng mga mamamatay tao ang mga Pilipino. Hindi ba't sinabi ni Dr. Si Rizal na ang kanyang dugo ay walang kagamitan para sa mga mamamatay tao upang gamitin ang kanyang dugo at hiramin ang mga dayuhan ng kanyang dugo upang gamitin ito sa kamatayan at lason sa kaisipan ng mga tao sa buong mundo? Kailan sinabi ni Dr. Si Rizal na ang kanyang matagal lang namamayapang kaluluwa sa kabilang buhay ay inyong gambalain sa lugar ng kanyang kapahingahan na kung saan siya ay malaunang namamahinga at natutulog? Ang sabi ng pambansang bayani, kung ang mga simenteryo ay mabalot ng kadiliman ng gabi, na kung saan nanduroon ang mga taong humihingi ng katarungan sa kanilang mga pagkamatay, huwag ninyong gambalain ang kanilang kanilang mga kapahingahan. Na ang ibig sabihin ito kayo mga mamamatay tao, magnanakaw, manggagansyo, manluloko, ay lumayas sa bansa ng Diyos. Sapagkat ang bansa ng Diyos ay hindi tahanan ng mga mangluluko, kundi ito ay tahanan ng mga umaawit ng pagmamahal sa aming bansa. Bansa na ang Diyos ang pumili at hindi ang mga Diyos-Diyosan na nagpapanggap na isang mabuting nilikha. Hindi nyo maitatago ang kadiliman ninyo sa kalangitan, sapagkat walang bansa na tinawag na bayan. Bayan ng mga Intsek, kung saan kayo nang galing mga Intsek, doon kayo bumalik, sabi ni Dr. Si Rizal. Sapagkat ang ibig sabihin ng Eden, hindi dito dumating ang mga mamamatay tao upang lapastanganin ninyo ang Diyos at ang mga anak ng Diyos sa bansang ito. Ang sinabi ng pambansang bayani, isang araw, pag sinabing isang araw, ang gabi, ang umaga, ang bagong araw, at hindi nagkakaroon ng mga mamamatay tao na nakikita na umiikot-ikot dito sa bansang Pilipinas at umiikot-ikot dito sa kalangitan. Hindi sinabi ni Dr. Si Rizal na ang kanyang mga maging anghel ay mga mapagpanggap na mamamatay tao.
Wala siyang sinabi na gwardyahan siya dyan sa luneta ng mga barel at ipagkait sa mga Pilipino ang pagdalaw sa kanya. Walang karapatan na iwagayway ng isang mamamatay tao ang bandila ng Pilipinas dyan sa harap ng luneta na kung saan siya rin ang pumatay sa bansang ito, na siya rin ang pumatay sa pambansang bayani. Walang sinabi si Dr. Si Rizal na balutin ng bandila ng mamamatay tao ang ating mga sundalo. Ano ang sinasabi ni Dr. Si Rizal? Nabasa niyo ba ang kanyang huling sulat? If you need scarlet to tent your down, kung gusto niyo ng balabal, huwag niyong gamitin ang balabal ng mamamatay tao upang magdilim ang kinabukasan ng inyong henerasyon at mawala ang sibilisasyon ng pagkakakilalnan sa inyo. Kung gusto nyo ng bagong bansa, kung gusto nyo ng bagong bukang liwayway, yung dugo ni Dr. Si Rizal ang ibuhos nyo. At habang ito ay tumutulo, habang ito ay lumalabas, ay ito'y magsisilbing balot ng isang matingkad na bagong panganak na liwanag sa kalangitan. Sapagkat sinasabi ni Dr. Si Rizal, hindi siya namatay na nakita niya ang mga bituin, ang araw, ang kanyang bansa sa karagatan na merong may kapangyarihan na ibahin ang kulay na mga bagay na nilalang ng Diyos dito sa ibabaw ng mundo at sa ibabaw ng kalangitan. Ang sinabi ng pambansang bayani ay magbigay ng buhay at hindi kuhain ang buhay ng ating kapwa Pilipino. Magbigay ng buhay ng walang pag-aalinlangan at walang pagsisisi upang ipagtanggol ang bansa ng Diyos kahit saan mang lugar ito, sa bulaklakan mang, sa mga katubigan, sa mga kakahuyan, kahit sa ang labanan at kamatayan, ito ay ginagawa ng mga katipunero ng bansang Pilipino kung hinihingi nila ay ang tahanan ng kanyang lahi sa mga magnanakaw ng ating bansa. Hindi po binabawal ng pambansang bayani na ang mga kabataan Pilipino ay pagbawalan na ipagtanggol ang bansa ng Diyos, sapagkat hindi po sinuko ng ating pambansang bayani ang kanyang bansa sa mga makabayan. Sinuko lamang po sa bansang Pilipinas at hindi sa mga dayuhan. Ibinigay lang niya ang buhay niya para sa bansa at walang bayan na pinagbigyan ang ating pambansang bayani. Hindi nagbigay siya sa bayan ng mga Intsek, hindi siya nagbigay ng kanyang dugo sa bansang China at hindi siya nagpaalam sa bansa ng mga Intsek. At kahit sa dugo ng Intsek
ay hindi siya nagpaalam. Nagpalaalam lamang po siya ay sa kanyang Diyos at sa kanyang banyagang kaibigan. Nasabi niya sa kanyang banyagang kaibigan, hilisanin ko kayo, mag-ingat kayo sa mga mamamatay tao. Kayong mga magulang ko, mga kapatid, babae at lalaki, mag-ingat kayo sa mga mamamatay tao. Mag-ingat kayo sa mga magnanakaw ng lupain, magnanakaw ng karagatan, at magnanakaw ng kalangitan, at magnanakaw ng Diyos. Mag-ingat kayo sa mga mapagpanggap na mga dayuhan na nagpapakabayani sa pagkuha ng buhay ng Pilipino, na nagpapakabayani sa pangluloko sa mga Pilipino. Mag-ingat kayo. Yan ang sabi ng pambansang bayani. Ang pambansang bayani ay kanyang sinasalaysay na walang dayuhan na pwedeng magpaikot ng kaisipan, maging banyaga man. Walang dayuhan na pwedeng magpaikot ng kaisipan ng Diyos. Walang sino mang banyaga makagagawa ng araw at ng rehiyon ng araw at ng karagatan at ng kalangitan na kanyang nakita bago niya ipikit ang kanyang mga mata at ibigay ang huling hininga ng kanyang buhay na hiniram niya doon sa kanyang Diyos. At ibinalik niya sa lupa ng Pilipinas. Isinuko niya ang kanyang katawang laman upang magsilbing sahig ng mga kagubatan upang kasaysayan ng bansang Pilipinas ay hindi matabunan ng mga dugo at ng mga alikabok ng lupa na mga dayuhang mamamatay tao. Walang sinabi si Dr. Si Rizal lang isang banyaga na kapag sila'y pumatay ng Pilipino at sila ay pumatay ng mga kaibigan niyang dayuhan ay sila ay magiging bayani ng bayan. Kailanman po ay hindi nagpakabayani ang pabansang bayani ang ating Dr. Si Rizal sa gitna ng mga makabayan. Hindi po namatay sa bayan ang ating Dr. Si Rizal. Wala pong makabayan na tumitira sa bansang Pilipinas bago siya malagutan ng hininga. Wala pong ibang sinabi ang ating Dr. Si Rizal na kayong mga dayuhan na mga mamamatay tao bago kayo pumasok sa bansang ito, tanggalin ninyo ang inyong mga kasalanan at igalang nyo ang lupain ng Diyos. Ako kayo ay may dalang syabo galing sa inyong bansa at sa inyong probinsya diyan sa Fujian, China. Iwanan nyo yan sa inyong mga lolo, sa inyong mga anak at ipakain ninyo yan sa inyong anak at huwag ninyong dalhin sa banal na lupain ng Diyos. Sinabi ng pambansang bayani, O Pilipinas kung bahal na aking bansa, huwag kayong manalangin sa mga tao na nagsasabing sila ang lumikha ng buhay ng bawat kaluluwa. Kundi manalangin kayo ay sa Diyos na nagbigay ng buhay at ng inyong katawang nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Na nagbigay ng hininga ng inyong kaluluwa. Kailanman ay hindi tinawag ng pambansang bayani na bayan or state of the nation of New China ang bansang Pilipinas. Na kung saan
Ang dapat bang maghari ay isa lamang Fujian Dynasty ng mga Intsek. Walang katotohanan na si Dr. Si Rizal ay nanghiram ng dugo sa Intsek upang pagpapatayin ang mga Pilipino at tanggalin ang Diyos sa luklukan niya sa bansang Pilipinas. Nakakahiya kayong mga Intsek. Ipinakikita nyo lang na kayo'y mga dayuhan, kaya magsibalik kayo sa inyong bansa. Yan po ang sinasabi ni Dr. Si Rizal. Sapagkat kung saan kayo nang galing, doon kayo babalik. Wala pong Eden na ginawa ang Diyos na kung saan bago niya nilalang ang mga tao sa Pilipinas ay nauna ang Intsek. At nilalang niya ang mga Pilipino hindi ayon sa larawan ng Diyos kundi ayon sa larawan ng Intsek. Mababasa po yan sa Genesis chapter 1 verse 26 and 27. Wala pong Intsek na ibinigay nila ang kanilang buhay para magkaroon ng buhay ang bawat Pilipino at mabuhay ng payapa sa loob ng 500 years na kasama kayo ng mga Kastila. Ang ibig pong sabihin ng Eden na matatagpuan hindi sa literature, hindi sa history ng mga Intsek sa Fujian, kundi sa kasaysayan ng bansang Israel na anak ni Abraham, ni Isaac and Jacob, na mula sa binhi ni Noah, na mula sa binhi ni Adan. Ang ibig pong sabihin ng Eden sa chapter 2 verse 7 and verse 8 ng Genesis ay ang Diyos ng Israel ang nagbigay ng buhay sa hininga ng lahat ng tao. Kung tinatawag ni Dr. Si Rizal na Eden ang bansang Pilipinas, ibig sabihin, iisa ang pinagmulan ng Pilipino galing po kay Adan at si Adan ay hindi galing sa mga lolo ng mga Intsek diyan sa Fujian. At hindi ang Diyos galing din sa binhi ng mga Fujian. Ang lugar na Eden po ay unang kasaysayan ng tao sa ibabaw ng mundo na kung saan ang Diyos ang nagbigay ng hininga ng buhay sa lahat ng nilalang mula kay Adan. Hindi po hiniram ng Diyos ang kanyang buhay at ibinigay sa Pilipino. Hindi po hiniram ng Diyos ni Adan ang kanyang hininga ng buhay mula sa mga ancestors ng mga Intsek diyan sa Fujian, China, sa Shang Gou Cun village. Kristiyano man kayo, Muslim man kayo, tiyak hindi kayo maniniwala sa kasinungalingan ng mga Fujian Chinese dito sa Pilipinas. Ang pinararating po ni Dr. Si Rizal sa mga Fujian Chinese ay lisanin nila ang bansang Pilipinas sapagkat ito ay hindi ginawa ng kanilang mga ancestors bilang bayan ng kanilang mga ninuno diyan sa China. Kung kaya ninyong mga Intsek na gumawa ng kalangitan, kung kaya ninyong mga Intsek na gumawa ng region of the sun na kung saan doon umiikot ang aming bansa, maniniwala kami sa inyo at sasampalataya kami sa inyo at mananalangin kayo kami sa inyo. Hindi nga kami nananalangin. Kayo ang pumapatay sa mga Pilipino. Baril, magnanakaw ng lupain, karagatan, land titles, lahat na. Magnanakaw ng isda. Kulang na lang ninyong kuhain, ha? Ay yung hininga ng Diyos. At yan ang pinaplano nyo na nakawin ang hininga ng Diyos at ibigay sa inyong ancestors.
Ngayon, pag-aralan nyo po itong diagram na ito, kayong mga INTSEK, kung kayo ay kinabukasan ng inyong bayan dyan sa China, hindi kayo ang kinabukasan ng bansang Pilipinas, kung hindi, kayo ang kamatayan ng mga Pilipino. Kayo ang kamatayan ng aming Diyos. Kayo ang kamatayan ng mga kaibigan na banyaga ni Dr. Si Rizal. Kayo ang dahilan ng pagkawala ng sinag ng araw. Kayo ang dahilan ng pagkawala ng ihip ng hangin. Kayo ang dahilan kung bakit hindi makalapag ang ibon at hindi makapagbigay ng bulaklak ang mga Pilipino diyan sa puntod ni Dr. Si Rizal. Kayo ang gumagambala sa mga patay. Kayo ang gumagambala doon sa mga namamahinga sa aming mga simenteryo. Kayo ang gumagambala sa kapayapaan na binigay ng Diyos sa bansa namin. Sinisira nyo ang kalangitan na kung saan iniligay ng pambansang bayani ang kanyang mga mithiin upang hindi ninyo maabot ng inyong kasinungalingan ang kanyang mga katotohan na kanyang binabanggit para sa bansang Pilipinas. Kayo ang dahilan kung bakit nawawala ang mga alikabok, ang mga abo ng katawan ng mga Pilipino ay nawawala sa kasaysayan ng bansang ito. Dahil pinapatungan ninyo ng mga piking abo at ng mga piking dugo ninyo na ginagamit ninyong lason sa kasaysayan ng sangkatauhan sa buong mundo. Kailan sinabi ng pambansang bayani ng atmosphere ng Pilipinas ay nasa lahi ninyo? Kailan sinabi ng pambansang bayani ng space ng Pilipinas ay nasa loob ng dynasty ng Fujian China? Kailan sinabi ni Dr. Si Rizal na ang valleys ay wala doon sa Sea of the Orient kung hindi nandoon sa palaisdaan ni Kiyinan? Kailan naging kasing dayuhan ni Dr. Si Rizal ang kanyang kaibigan na banyaga na matatagpuan dito sa paragraph 14? Kailan? Kailan sinuko ng pambansang bayani ang kanyang Diyos dito sa mga paring INTSEK na kaibigang matalik ng mga People's Liberation Army? Kailan tiniklop ng mga INTSEK ang kulay ng kalangitan? Kailan binigyan ng liwanag ang bukang liwayway ng mga INTSEK na dayuhan? Kailan ibinalot ng mga INTSEK ang dugo ni Rizal upang bigyan ng buhay ang bansang Pilipinas? Kailan sinabi ni Dr. Si Rizal na walang hiyain ninyo at bigyan nyo ng kasalanan ang mga Pilipino upang ang mga Pilipino ay patayin ang kapwa Pilipino? Kailan sinabi ni Dr. Si Rizal na bigyan mo ng kahihiyan at kasalanan ang mga dayuhan upang ang pagbintangan ng patayan sa Pilipinas ay ang mga anak ng Diyos? Kailan? Kailan nakita ng buwan ang mga INTSEK na naging matapat sa kanilang mga sinasabi? Walang INTSEK, walang lahi ng INTSEK na sinabi ni Dr. Si Rizal na inilagay ng Diyos dito sa gitna ng karagatan ng malayong silangan at tinawag niya na ang kanyang lahi ay tinawag niyang perlas. Walang perlas na tinawag na lahi. Meron pong perlas lang na tinawag na bansa. At wala pong Eden na tinawag na bayan. At wala pong bayan na tinawag na mamamatay tao ng mga nandito sa bansa.
wala pong kabataang makabayan black na terorista. Na sinasabi ni Dr. Jose Rizal sa paragraph 13, gamitin ninyo ang aking dugo, gamitin ninyo ang aking hininga. At kayo magsinungaling sa mga Pilipino na kayo ay ang tutunay na dayuhan. Walang sinabi si Dr. Jose Rizal na kayo ay maging hari ng kamatayan dahil mga mamamatay tao ang mga Pilipino. Hindi nyo kayang baliktarin ang kasaysayan ng Pilipinas. Hindi nyo pwedeng pagbintangan ang mga militar, ang mga sundalo, ang mga sibilyan upang pagbawalan sila na ipagtanggol ang bansa ng Diyos. Kayo ang lumaya sa bansang Pilipinas sapagkat kayo ang hindi dito karapat-dapat sa bansa ng Diyos. Makukulong kayo lahat. Makukulong kayong lahat na mga magnanakaw ng bansang Pilipinas. Kayo mga mamamatay tao na kasangkot ni Emilio Aguinaldo sa pagnanakaw ng bansang Pilipinas upang ipaampunin nyo ang Diyos sa inyong mga ancestors dyan sa China.